Good morning mga kalakwatsera. I am so blessed right now na nasad ko'y i-feature sa inyo nga kananan nga talagang maingon na to nga very Cebuano, a typical Cebuano. Kailangan to eh, kasi malapit ng sinulog para mag-guidean ang mga visitors dito sa Cebu kung saan dapat pumunta yung masarap, mura, at the same time, talagang authentic Cebuano kasi you can never understand the place you visit unless you try the food. Kasi ang food ang nagre-represent sa soul at kultura ng isang lugar na binibisita ninyo. This is Cheche, no? Jubilin? Okay. Ng R3D's Karinderia. Good morning, Day. Maing buntag. Okay. Salamat kayo, kay very warm ang pag-entertaining mo sa ako, no? I'm giving you the chance right now nga imbitahon ang atong mga viewers worldwide, labi na karon hapit ng sinulog, na bisitahon kaning ato nindot lamian o nindot na kananan diri sa Sugbo. May buntag sa tanang mga Cebuanon o tanang mga turista nga ganahan musuroy diri sa Cebu. Makita ninyo diri ang amo ang kananan, gamay nga kananan na diri makita doon sa Pasil, diri sa exact Lacandula Street, Pahina, San Nicolas. Tupat o silingan radyo kay sa Pasil kung diin nagsugod yun ang gitawag na to nga linarang. At the same time, di good mo masaag diri kay doon rin sa San Nicolas Church. Tupat. Actually, the second oldest church in Cebu, no? San Nicolas, where sinulog started. Diri nagsugod sa Pasil ang sinulog kay diri man ang kaplag. Meaning, diri na diskubrihan sa usa ka nipahat ang ato Holy Child Jesus na si Señor Santo Niño. Okay. Ang pangalan sa ato kananan, unsa che? R3D's Karinderia. R3D's. Unsang orasa mo mag-abli, che? Mag-apply mi alas 2 sa kadlaon, manira mi alas 10 sa gabi. Unsa man ang ato mga giandam ng mga lami ang pagkaon para makibalo sila sa... Natay nilalang, natay nilagang baka, nilatan nga baka o kutsero nga style, nasa tay batsoy. Diri sa tungsod ang sa babaw, natay mga inununan, mabisaya kayo nga kanang ngamino, natay mga chapsoy o mga gisado nga mga utan, na ibami natay silabul kay namo nga minuto. Minuto. Di ba chi sakto ba ni ako impression nga pag naa ka diri nagpwesto duol sa Pasil, si garantisado nga presko gyud ang mga isda na inyong giluto. Sakto ba? Kada adlaw gyud na namo ginakumpra. Yes, mao ni siyang advantage kung diri gyud mumuk sa mga Tagalog. Sorry, nagbisaya ako. Sa lahat ng mga Tagaluson, itong tip ko sa inyo ha, listen very well. Pag kumain kayo na gusto nyo na presko talaga ng mga isda, diretso kayo dito sa Lacandola Street sa Pasil kasi ito eh, kalapit lang niya ang ano, eh, Pasil Fishport eh. So talagang ang mga isda na hinahain nila ay talaga yung ibang gumagalaw pa nga eh. Lahat ng mga seafoods available. Sige, last natin ano, invitation natin sa mga viewers natin. Among ginaibenta ginaimbitahan ang tanang mga Cebuanon nga duawon o dili lang mo duaw mutilaw gyud sa amo ang lamian nga larang o uban pa namong mga sudan. Naasad mi every other day mo serve sad mi og kanang ubod o kanang gitu. Ayo o katunay gata. Gata. Pwede sa adobo no, eel, di ba? Eel. Oh. Pero wow. Ang katod yung may gata. Okay, unsa adlaw na siya? Naami gahapon, Lunes, every other day. So, Lunes, Miyerkules, Biyernes. Mm. Abli bang mo Sunday? Sunday abli mi. Ay, isa pa pala mga kalakwatsera. Kasi ang sinulog sa SRP na, sa South Road Property, malapit lang po yan sa Pasil. Kaya i-imagine ko na puno good guy ni Direso. Be kind to them para ma-entertain ginupang. Itaagin niyo si Cheche. Cellphone number. 0907-443-6248. Ulitin natin, Che. 0907-443-6248. Okay. Until what time kayo open, Che? From 2 a.m. to 10 p.m. Okay. Mahabang oras yan, mga kalakwat, sir, ha? Pumili lang kayo kung anong oras. Ang importante, fresh ang hinahain sa inyo. Sige, thank you, Che, ha? Thank you very much.
Good morning, mga kalakwatsera. This is a very Cebuano cuisine, larang, no? And it is located in Pasil. Every time you visit Cebu, you need to experience dining larang because this is a very authentic Cebuano dish. Yan, this was larang. I'll have one early this morning, mga kalakwatsera. Okay, unsa ni isda aday? Malasugi. Tawag na itong Blue Marlin. Blue Marlin. O, sige, we'll try that out. Usa lang day, ako aday. Okay. Okay. Sa mga hindi mahilig sa mga marine food, like fish, meron din silang rich with protein. Nilagang baka or puchero kung sa Tagalog pa. Yan. Susubukan din natin yan, ha. Okay. Mga kalakwatsera, time check, 5:50 in the morning. Disyembre, malamig ang klima. Pag malamig ang panahon, ang kailangan natin? Sabaw na malinis! Ito, meron tayong larang. Nowhere in the Philippines you can find larang. Only in Cebu, nilarang. Then, we also have puchero. Itong mga pagkain na hinahain sa atin ngayon, madaling araw, this is fitted in a climate na malamig ang panahon. Kaya 5:30, susubukan ko. Ang pinaka-highlight dito, ang typical Cebuano na rice, mais. No? Kasi ang sikreto ng magagandang boses ng mga Cebuano, sabi pa nga ni Pilita Corrales at saka ni Sharon Reyes, ang mais, kasi pampaganda daw ito ng boses. Matud nila, ako dili na magmangga kanimong guguma. Matud nila, sample lang yan mga kalapagsera, kasi kumakain ako ng mais kaya medyo passable naman ang boses ko. Okay, subukan natin ang nilarang at puchero Cebuano, only here in Cebu. Okay, thank you. Mapagpalang madaling araw sa ating lahat. Napadpad ako sa Pasil, sa Lacandula Street, sa R3D's Carinderia na pagmamayari ni na Cheche Gomez and Ricky Gomez. Dito, natagpuan ko ang may pinakamasarap na larang. Larang, no? Ang isda na ginamit nila para sa larang ay malasugi. Ang larang po ay isang typical na Cebuano cuisine, no? Hindi siyang tinulang isda, pero nilarang siya kasi may mga tausi, maraming ginger, medyo may pagka-maanghang siya. It is really very good sa malamig na klima ng panahon. Ang sabaw niya ay ulam na. Kaya to, napakaswerte ko, madaling araw, malamig ang panahon. I was offered nilarang by Cheche Gomez and Ricky Gomez of R3D's Carinderia sa Lacandula Street sa Pahina, San Nicolas. Malapit lang po ito sa San Nicolas Parish Church. Napakasarap. Kaya kayong pupunta ng Cebu for the sinulog, dapat may experience nyo kung paano kumain ng larang. This is a typical Cebuano cuisine. Sabi ko nga, sabaw pa lang, ulam na eh. Mainit, mainit sa sikmura. At saka sa malamig na panahon ngayon, this is very good para sa isang pang-almusal. Kaya heavenly for me. Approve. So much satisfaction guarantee. Puchero. Sa madaling araw. Bakit naman hindi? Dito lang to sa R3D's Carinderia na pagmamayari ni na Cheche Gomez at Ricky Gomez sa Lacandula Street, Pahina, San Nicolas. Besides San Nicolas Church, napakasarap. Very nutritious na pagkain kasi may fiber, may mais, syempre rich in protein kasi baka. At saka hindi matigas, hindi makunat yung baka niya. Batang baka, rich with maraming mga gulay katulad ng Chinese pechay. Meron din silang mais, no, sweet corn, of course. Ang Bisaya na mais, Bisaya, no, kasi Cebuano are a corn grits eater.
Napaka-nutritious na pagkain to. At tamang-tama para sa malamig na klima ngayong Disyembre. Ang puchero, madaling araw, malamig ang panahon, malamig ang simoy ng hangin. Perfect sa isang almusal, ang puchero sa R3D Carinderia ni Cheche at Ricky Gomez. So mga yung mahilig kumain, pagkatapos ng nightlife, dito na kayo sa R3D Carinderia. Talagang masarap. Ayan, oh, may dabong pa pala to eh. Napakasarap. Ano pa lang eh, sabaw pa lang, ulam na. Wow! Busog na busog si Mamita. Perfect for the day.